Part 6, The Billionaire's Executive Assistant. Hindi sa pumapapil si Sandra sa dinner date ni na Ivana at Franco. Pero kasi, kusa naman siyang inimbita ni Ivana. Kusa ring umalis agad ang babae sa restaurant kung saan sila naghahapunan dahil may emergency raw sa trabaho at iniwan si Franco sa kanya. Alangan na hindi niya aliwin ng binata. Ginawa lang nila ang kadalasang ginagawa sa ganoong pagkakataon, ang magkwentuhan sa pagitan ng pagkain. Nang pauwi na sila, nagpresinta si Franco na ihatid siya na hindi na niya natanggihan dahil hindi na rin yun bago sa kanila. Sandra, naalala mo ba yung nagsisimula pa lang tayo? Sabi ni Franco nang lula na sila ng sasakyan nito. Napatingin siya sa binata dahil naguluhan siya sa tanong nito. Nagsisimula? Tayo? Huwag nitong sabihin naging sila nang hindi niya alam. Wika niya sa sarili. Nung sinisimulan pa lang natin ang DMC, nung sumama ka sa akin papunta rito para maging katuwang ko, kahit hindi ka sigurado kung may patutunguhan ba yung kumpanyang gusto kong itayo. Yun pala ang tinutukoy ni Franco. Of course, I still remember that. It was only 10 years ago. Pero kahit pa lumipas ang maraming taon, ay sigurado si Sandra na maaalala pa rin niya ang pangyayaring yun. Dahil doon siya nagkaroon ng pagkakataon makilala ng husto ang isang Franco del Rio. 10 years, pag-uulit nito. Kailan lang, no? But it's as if you've been with me forever. Forever? Alam ba ni Franco sinasabi nito? Dahil siya ay alam niya na kung magkakaroon sila ng forever ay magiging masaya siya. Ilang ulit na pinadaanan ni Sandra sa isip ang salitang forever, hanggang sa mabigat ang talukap ng kanyang mga mata. Hanggang pati sa panaginip ay sinundan siya ng forever na yon. Sa forever nila ni Franco na kasalukuyang napapanaginipan ni Sandra ay tulog siya. Sa gitna ng kanyang pagkakahimbing ay bahagya siyang kumilos sa bisig ni Franco, dahilan upang yumuko ang binata at ngumiti nang makitang inihilig niya ang mukha sa dibdib nito. Pumasok ito sa kanyang silid. Maingat siyang inilapag sa kama. Hinubad nito ang sapatos niya. Naupo si Franco sa gilid ng kama at tinitigan siya. Kapag kwan ay kumilos ang magkabilang kamay upang tanggalin sa buhok niya ang mga hairpin na binigay nito. Magaan at maingat ang paggalaw ng mga kamay ni Franco na halos hindi yon maramdaman ni Sandra. Nakulangan siya roon. She wanted to feel him more. Franco, anas niya, sabay pigil sa braso nito. Inilapit niya ang mukha sa kamay nito. I'm sorry I woke you up. Nahinto si Sandra. Gising siya? Nagmulat siya at nasa lubong ang titig ng binata. Did I hurt you? Umiling ang dalaga. One last pin. Nakuha ni Sandra ang ibig sabihin ni Franco. Pinakawalan niya ang kamay nito at hiniya ang tanggalin na natitirang hairpin sa buhok niya. Naglibot siya ng tingin. Nakuha marahil ng binata na disoriented siya dahil nagpaliwanag to. You fell asleep in the car. Masuyong wika ng binata. Ibig sabihin ay binuhat siya ni Franco mula sa sasakyan at dinala sa silid na katulad ng kanyang napanaginipan. Kung panaginip nga talaga yun. Pwede kasing habang buhat-buhat siya ng binata ay nagising ang kanyang diwa. At ang inaakalang panaginip ay interpretasyon lang pala ng kanyang isip sa mga nararamdamang pagkilos nito habang nananatili siyang nakakapit. Ginalaw-galaw ni Sandra ang mga paa. Wala siyang suot na sapatos. Are you okay? Napansin ko lang na parang napapadalas na binubuhat mo ko. Naisip ko kasi bakit pa kita gigisingin para bumaba ng sasakyan kung pwede naman kitang buhatin at dalin dito. You seem to get tired easily. Sigurado ka bang sapat na yung naging bakasyon mo? Pwede kong magbakasyon ulit. Franco, hindi ko kailangan ng isa pang bakasyon. I'm not even tired at all. Antok na antok lang siya dahil ilang gabi na siyang hindi nakakatulog kaiisip dito at sa kung ano ang gagawin niya sa kanyang damdamin para dito. Sure? Sure. Besides, how am I going to get tired when you haven't even given me back my entire workload? Bakit nga ba? Ayaw mo na ba akong magtrabaho sa'yo kasi nakakahalata na ako? Karamihan ng dati kong trabaho na pansamantalang ipinahawak mo kay Trixie habang nagbabakasyon ako, siya pa rin yung humahawak kahit ngayon nakabalik na ako. Be honest with me, Franco. Are you planning to fire and replace me with Trixie? Biglang seryoso na wika ni Sandra. What?
Why on earth would I do that? Ewan ko sa'yo, ikaw tong magulo. Sandra, hindi ko gagawin yun. Bakit ko gagawin yun gayong kapag wala ka ay mahirap para sa akin ang mag-function? Nung mag-vacation ka nga sa Naga ay hinahanap-hanap kita, alam mo ba? You're exaggerating. No, I'm telling you the truth. You asked me, didn't you? So I'm telling you the truth. I've decided to hire Trixie permanently, but I did it not to get rid of you, but to keep you. Para may kahati ka sa trabaho. Dahil ayaw ko nang maulit pa yung biglang pagkukulaps mo sa sobrang pagod at puyat. Dahil ayaw ko rin hintayin pa na tuluyang mapagod ka at ikaw na mismo ang magdesisyon na iwan ako. Hinding-hindi ko gugustuhin mangyari yun. Kailangan kita. Hindi ako sanay nang wala ka. Dahil nawalan ng sasabihin ay hindi tumugon si Sandra. Tumitig na lang siya kay Franco. Gumanti ito ng pagtitig. At sa sandaling iyon na magkahinang ang kanilang mga paningin ay walang kumilos sa kanila. Pero may kung anong nag-iba sa maliit na distansyang nasa pagitan nila. Nag-iwas ng tingin si Franco, pero bigla ay gumunot ang noon ito. Nang sundan niya ang direksyon ng tingin ng binata, ay nakita niya itong nakatitig sa painting na hindi nito dapat nakita. Nung matapos si Sandra sa pagbabakasyon sa Naga, ay bumalik siya sa Taguig dala ang dalawang painting. Ang isa ay ibinigay niya kay Franco, at ang ikalawa ay ikinabit niya sa dingding ng kanyang kwarto. Bago siya magbakasyon ay nakapasok pa si Franco sa kwarto niya nung gabing mag-collap siya. Alam niyang alam nito na bago ang painting na yon. Halos isang linggo na lang ang nalalabi sa bakasyon niya noong ipininta niya ang ikalawang painting na yon kung saan makikita ang figura ng isang babae at isang lalaki na parehong nakatalikod, nakapusod ang buhok ng babae at nakaakbay ang lalaki sa babae. It wasn't a joke. Naunawaan ni Sandra ang ibig nitong sabihin. Pero nagkunwari siyang walang alam. Ha? Yung minsang sinabi mo sa akin na in love ka. It wasn't a joke. It's true. You really did fall in love with someone in Naga. Ang totoo ay hindi sa Naga eksaktong nangyari na in love si Sandra. Dahil bago pa man siya nagbakasyon ay dito pa lang sa Taguig, she was already in love with Franco. Sa Naga lang niya napagtanto. Pero dahil hindi niya yun pwedeng sabihin sa binata, hindi na siya muling nagsalita pa. Nawalan naman din ng imik si Franco. Ilan sandaling nawalan ng kibo habang titig na titig sa kanya bago tumayo, pumihit at lumabas ng silid. Kinabukasan, katulad ng nakasanayan, ay maagang pumasok si Sandra sa opisina. Pero si Franco ay hapon na nang magpakita dun. Tinanong niya ang binata kung saan ito nang galing. Pero parang hindi siya narinig at nagtuli-tuli lang sa desk nito. Nilapitan niya si Franco. Franco, ano ba? Kinakausap kita. Bakit ngayon ka lang? Where have you been? I've been so worried. Ilang beses kitang tinatawagan pero hindi mo sinasagot ang cellphone mo. Pinuntahan kita sa bahay mo kanina, wala ka dun. Tinawagan ko na sina Vincent at Robert pero wala sa kanilang nakakaalam kung saan ka nagpunta. Kahit si Ivana ay hindi alam kung nasan ka. Sa wakas ay tumugon na ang binata. Ano namang kinalaman ni Ivana dito? Nung babaka sakali akong magkasama kayo, wika ng dalaga. Hindi kami magkasama, namasyal akong mag-isa. Namasyal? Halos tumili si Sandra. Namasyal ka habang alalang-alala ako sa'yo? Mali ko ba mag-aalala ka? Ano bang klaseng sagot yan? Of course I'd be worried if you suddenly went missing. Lumipas ang sandali na nakatingin lang si Franco sa kanya. Sa muling pananahimik nito ay ginamit niya ang pagkakataon upang subukang unawain ang binata. Naunawaan niyang hindi ito namasyal. Mas malamang na pumunta lang si Franco sa kung saan para iwasan siya dahil parang galit ito sa kanya. Sinabi lang ng binata na namasyal ito para galitin siya, para ilihis ang kanyang atensyon sa totoong dahilan ng pagkakaganoon nito. Nagbuntong hininga siya. Bakit ba kasi? Marahan niyang sabi. Dahil ba dun sa painting? Pero painting lang naman yun. Bakit ka nagkakaganyan? Nagsiselos ka ba? Parang gusto niyang idugtong. Dahil sa inaakto ni Franco ay tila ba nagsiselos nga ito sa isiping in love siya sa lalaking ipininta niya. Kung pwede niya lang sanang sabihin na ang lalaking yun ay walang iba kundi ito. Pero hindi niya pwedeng sabihin yun dahil may Ivana na ito. Nang may kumatok sa pinto ay hindi niya yun pinansin dahil saktong nagsalita si Franco.
Wala akong pakialam sa painting na yun. Bumukas ang pinto at iniluwa niyon si Vincent. Oh, nandito ka na pala. Saan ka ba galing? Pinag-alala mo ng husto si Sandra. Diyan lang. Tila baliwalang tugon ni Franco sa nakababatang kapatid. Nagpalipat-lipat ng tingin si Vincent sa kanilang dalawa. Nag-aaway ba kayo? Si Franco ang patuloy na nakipag-usap sa kapatid nito. Hindi. Ano yung painting na narinig ko? Hindi na tumugon si Franco. Hindi na rin naman nagsalita si Sandra. May kumatok uli sa pinto pero nang hindi nila pansinin ay bumukas yon at pumasok si Ivana. Siguro ay halata talaga na may tensyon sa pagitan nila ni Franco dahil katulad ni Vincent ay nakaramdam si Ivana. Is something wrong? Tanong ng babae. Hindi sila umimik ni Franco dahilan upang si Vincent ang tumugon kay Ivana. May pinag-aawayan silang painting. Parang gustong makiusap ni Sandra kina Vincent at Ivana na kung pwede ay umalis muna ang mga ito. Pero nahihiya naman siyang magsabi sa dalawa. Anong painting? Patuloy ni Ivana sa pagtatanong. Oo nga, ano ba yung painting na yun? Puno ang kuryosidad na segunda ni Vincent. Dahil mukhang hindi papaawat sina Ivana at Vincent ay napilitan si Sandra na tumugon. Painting na gawa ko. About? Pagpupursige ni Ivana. Pero hindi siya nagsalita. What? Wika pa ni Ivana. Wala bang sasagot sa akin? Ano ba kayong dalawa? Ano ba yung tungkol sa painting? Ulit na tanong ni Ivana. Sinagot ito ni Franco. About her and the man she's in love with. Now can we change the topic? Dahil hindi importante ang painting na yun para pag-usapan natin. I think it is, giit ni Ivana pagkaraang pagmasdan si Franco. I think it is important that we talk about the painting. Dahil tungkol pala yun kay Sandra at sa lalaking iniibig niya. But you don't seem to approve of it. I mean, Franco, Sandra is an adult. She could fall in love and there's nothing wrong with that. Maliban na lang kung may patakaran na bawal ma-inlove ang mga executive assistant na nagtatrabaho dito. Bakit? Bawal ba? Seryoso na tanong ng babae. Umiling si Franco. Bumaling naman si Ivana kay Sandra. Hindi raw bawal. And since you're no longer a minor and as such you could already decide for yourself, then go for it. How old are you anyway? Hindi sigurado si Sandra. Pero iba ang pakiramdam niya sa ginagawang pagtatanggol sa kanya ni Ivana. Tila ba ay may iba iyong motibo? Gayunman dahil hindi naman ganoon kapersonal ang tanong ng babae, ay tutugon dapat siya. Pero inagawan siya ni Franco ng pagkakataon. 30. 30? Pag-uulit ni Ivana sa sinabi ni Franco. Pero nanatiling nakabaling sa kanya. You're even older than me. And from what I've heard about you, you're independent, intelligent, and hardworking. By all means, you deserve a love life. Parang alam na ni Sandra kung bakit siya ipinagtatanggol ni Ivana at kung bakit ito kinukumbinsi si Franco na hayaan siyang magka-love life na. Dahil katulad niya ay may kutubang babae na nagseselos si Franco sa isiping in love siya. Nahuli niya si Franco na nakatitig sa kanya. Nang magbabae ito ng tingin ay lumipat ang tingin niya kina Vincent at Ivana. Nakapwa na nahimik habang tila inaanalisa silang dalawa ni Franco. Dahil parang may kung ano talaga sa pagitan nila ni Franco. At may kung anong hindi sinasabi sa Franco sa kanya na parang hindi nalalayo sa hindi niya masabi-sabing damdamin para dito. Kung sana ay sila lang dalawa ang naroon, ay pwede pa sigurong maglakas loob siya na tanungin ito tungkol doon. Tilang nakaunawa na biglang nagpaalam si Vincent. Tumayo si Franco, anyong susunod sa kapatid, upang marahil ay umiwas sa pagkakataong makapagtanong siya rito ng diretso. Pero pinigilan ito ni Ivana sa braso. Huminto si Franco at nilingon si Ivana. Nang kumawit ang isang braso ni Ivana sa balikat ng binata, ay nakuha agad ni Sandra kung ano ang nakaamba na mangyayari. Pero wala siyang nagawa kundi ang panuoring maghinang ang mga labi ng magkasintahan. Dahil kung pipikit siya o iiwas ng tingin ay halos wala rin itong maitutulong. Sapagkat kusa pa rin huhulaan ng isip niya ang eksaktong detalye ng mismong tagpong yun. Kumalas si Franco sa halik at lumingon sa gawin niya. Sa puntong yon ay nagdesisyon siya na yumuko at hindi magkamaling tumingin sa binata o kay Ivana. Lumabas siya ng opisina at naisip na malamang ay sinadya ni Ivana na halikan si Franco sa mismong harap niya upang pamukaan o may ipaalala sa kanya o siguro ay kay Franco ito may gustong ipaalala.
Ano pa man ang dahilan ay tama lang siguro yun. Dahil kung hindi yun ginawa ng babae ay hindi siya matatauhan mula sa muntikan ng paniniwala na may itinatagong damdamin ng binata para sa kanya. Na napakalabo dahil ang babaeng mahal ni Franco ay si Ivana. Alam na niya yun sa simula pa lang. Bakit pa niya kinalilimutan? Kaya huwag ka nang umasa, Sandra. Dahil kahit anong gawin mo, kaibigan ka lang niya. Wika niya sa sarili. May dalawang option si Sandra. Ang manatili sa trabaho at tiisin ang sakit na nararamdaman o ang mag-resign at subukang mag-move on mula sa damdamin niya para kay Franco. Kung iisipin niya ang sarili, siguro ay mas makabubuting piliin niya yung huli. Pero kasi tuwing maaalala niya ang sinabi ni Franco na kailangan siya nito, ay parang hindi niya kayang basta na lang mag-resign sa trabaho. Ang masaklak pa ay malinaw pa sa sikat ng araw na ang pangangailangan ni Franco sa kanya ay limitado sa trabaho. Dahil nakasanayan na ng binata na siya ang assistant nito, pwede sigurong kailangan din siya nito sa buhay bilang kaibigan, pero hanggang dun lang. Hindi makapili si Sandra sa dalawang option, kaya itinuon na lang niya ang atensyon sa pagwawalis sa harap ng kanyang apartment. Sa hindi sinasadya ay nakarating siya sa harap ng katabing apartment. Dahil alam niyang hindi naman magagalit ang kasalukuyan niyang kapitbahay, ay itinuloy na niya ang pagwawalis. Naalala niya noong si Franco pa ang kapitbahay niya. Ilang taon din yon na halos dingding lang ang pagitan ng tirahan nila bago nagpatayo ang binata ng bahay kung saan ito lumipat. Mag-iisang taon makalipas itong iwan uli ni Ivana. Ang hula niya sa dahilan ng ginawa ng binata ay gusto nitong magsimula uli at mag-move on mula kay Ivana. Ang siste ay hindi rin pala nakapag-move on si Franco dahil sa pagbabalik ni Ivana ay naging kasintahan uli ng binata ang babae. Patunay na mahal niya nito si Ivana. Nagbuntong hininga si Sandra. Pilit iniignora ang mabigat na pakiramdam. Umatak ang ulan na tila nakikiramay sa kanyang pinagdaraanan. Pumasok siya sa apartment na upo sa sofa. Iniisip niya si Franco at ang dalawang option na pinagninilay-nilayan niya kanina lang. Nang may biglang kumatok sa labas ng pinto, tinungo niya ang pinto upang buksan yun. Franco? Kinalma ni Sandra ang puso niyang nagregudon sa presensya ng di inaasahang panauhin. Agad niyang niluwagan ang pinto dito dahil umuulan sa labas at nababasa na ang binata. Tumuloy sa sala si Franco. Sandali niyang iniwan ang binata para ikuha ito ng hand towel. Hindi naman gaanong nabasa ng ulan si Franco, pero tinanggap nito ang towel at pinunasan ng sarili. Tinungo ng binata ang sofa. Naupo siya sa tabi nito. Ano ang ginagawa ng lalaking ito dito? Nakikipagbati ba sa kanya? Dahil kung tama ang pagkakatanda niya, ay hindi pa sila nakakapag-usap ng matino mula nang magtalo sila dahil sa painting noong isang linggo, mula nang masaksihan niya ang halik na pinagsaluhan nito at ni Ivana. Franco? Yes? Why are you here? Napatingin sa kanya ang binata. Di na ba ako pwedeng pumunta dito, Sandra? May iba sa boses nito. It was subdued. It was a little desperate. It was as if he needed to be there with her. Tinugon ito ni Sandra. You know you will always be welcome here. Have you eaten dinner? Nag-dinner na ako pero pwede kitang ipaghanda ng makakain. Wika pa ng dalaga. Hindi ko kailangan ng makakain. Okay, ikukuha na lang kita ng maiinom. Tumayo na siya upang gawin yun. Pero inabot ni Franco ang kamay niya. Hindi ko rin kailangan ng maiinom. Hinila siya ng binata pabalik sa tabi nito bago bumitiw rin agad sa kanya. Nalilito naman si Sandra na tumingin sa binata. Ano kaya ang naisabihin ni Franco at bigla itong bumisita kay Sandra pagkatapos ng tampuhan nila? At dito na po nagtatapos ang ika-anim na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. Till next time!